Ang focus ng organikong pagsasaka ay lupa. Kaya ang pagsasakang organiko ang sistema. Inalagaan niya ay lupa. Kaya kung anong lalabas sa kalupang yan ay refleksyon ng ganda niya. Gusto ko organiko tungo sa masaganang kinabukasan ko. Ako si Raymart Pascua, college student in Bachelor of Science in Agriculture. Ako ay isang anak ng magsasaka. Bata pa lamang ako na ang katuwang ng aking ama sa bukid. Natuto akong magbungkal at mag-araro ng lupa dahil ang pagtatanim ang tanging naming kabuhayan ng aking pamilya. Kapag malusog ang lupa, malusog ang pananim ng bawat isa. Ang pagtibay ng plant cell wall ay hindi madaling kagatin ng peste at pasukin na yung microbyong nagdadala ng sakit sa madla. Siguradong pagkain sa ating pamilya. Kaya't kaibigan, organikong pagsasaka ay simulan mo na. Kaya sa organikong pagsasaka, bagong kaalamahan sa produksyon ng kalidad na pananim na iyong matutuklasan. Maging sa pamahalaan ng pribadong sektor, dagdag kaalaman at pangkabuhayan sa ating bukirin ay isang masusing pamamaraan upang tayo ay maging sagana sa pagkain at kagamitan. Labong na pala yan, maski na ang gulayan ating nakamtan. Organikong pagsasaka, katuwang ng bawat magsasaka. Sa masaganang ani, siguradong kita at hindi tayo magsisisi. Organikong pagsasaka, ito ay susi sa pinakamaganda, pamaraan at nais kong bahagi. Kaya't halina't at tangkilikin ang organikong pagsasaka. Masaganang ani at mataas na kita. Maunlad na buhay ng bawat magsasaka. Kaalaman sa pagtatanim, huwag ikikahiya, bagkus ating ibahagi sa iba. Simulan na ang ating pagkakaisa. Isulong ang pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Matutong kumita at pagyamanin ang lupa. Pagbuo ng maganda, kalidad at organikong pagsasaka ay ating nang isagawa.